ako po si Alvin Carrero Almonte. Kasalukuyan po akong may asawa. Wala po akong anak. Nakatira po ako sa Barangay Bokbok, Lopez, Quezon. Yung asawa ko po ay taga Laguna. Binigyan naman ako na isa pang mabigat na tungkulin. Naging organizer ako ng kabataan. Sa malaban din yan, Laguna. Naging organizer ako niyan. Binigyan ako ng papel ng LFS o League of Filipino Student na mag-organisa doon sa aming lugar. At pangakuan ko daw, di umano ng scholarship program. Ngayon, kumuha daw ako ng 20 to 10 na kabataan. Hanggang saan nangyari, nung kabataan na yon is, na-organize ko na. Nung time na yun, na-organize ko na. Pero nung pinabukasan, isinama agad nila sa rally. Di ka organize ako pa lang. Sinama agad nila sa rally. So nagalit sa akin yung mga magulang. Nasabi sa akin yung mga magulang, ganyan lang pala gagawin nyo sa mga anak namin. Bakit kailangan nyo pang sabihin sa mga anak namin na i-scholar nyo sa UP at PUP? Gayong nasabi ko nga, is ang may pagkakasala talaga ay yung provincial command ng LFS. Dahil sinabi nila sa akin na, sige, pangakuha mo ng pangakuha para makuha natin yung mga kabataan. Pero hindi naman siguro sapat yun para sa akin. So nagkaroon kami ng banggaan o tunggalian sa pamamagitan ng mga organizer at ng provincial command ng Binyan Laguna, LFS. Nagkaroon kami ng banggaan, totally. Naamin ko yun. Dahil nasabi ko sa kanila, bakit nyo agad sinama ang mga estudyante na yan sa rally? Gayong, hindi pa naman totoong mga rallyista yan. Eh kung napahamak yan. Di ako mas lalo ng napahamak sa mga magulang nila. Diba? So, ako yung mas nahihirapan. So, ano nangyari nun? Isa pa. Isa, sabi nila sa akin, mag-uusap tayo. Pero, hindi nangyari na kami nag-uusap. Walang pag-uusap. Kaya hanggang ngayon, meron kaming gap sa isa't isa. Hanggang sa September 2011, April 29, umuwi ako dito sa amin sa Lopez. Ano nangyari sa akin dyan? Nabot lang ako ng 15 days. At doon, sabi ko nga, nag-isip ako, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Dahil ako nalalabuan ako. Sino ba talaga ang dapat kong puntahan? Dahil malabo talaga, masakit na ulo ko. Sabi ko, gusto ko muna magpahinga about rally at tungkol isip. So, nangyari nung time na yon, nakita ko naman yung aking ka-aktivista dito sa Laguna, dito sa lugar namin sa Barangay Bokbok, Lopez, Quezon, na may hawak ng baril at hinahanap yung aking bayaw at gusto nilang patayin nung time na yon. Actually, ako nga yung mapapatay nila eh. Dahil nung pag-akit ko doon sa hagdanan ng bahay ko, ang sabi ng isang NPA, putukan mo na. Narinig ko yun. Kaya nag-dive akong bigla doon sa gitna ng bahay namin. Noong time na yon, ang sabi ng isang NPA, lumabas ka dyan. Ikaw ba si Kalito? Lumabas ka dyan. So, hindi nangyari na walang lumabas na Kalito dahil yung kapatid ko, yung bayaw ko, wala na doon sa lugar. Dahil nagdatingan nga sila eh. Alam naman ng bayaw ko, napapatay na nila noong time na yon. So, ako na yung kumausap. Nagpakilala ako as General Secretary sa province ng Binyan Laguna. Nagpakilala ako sa kanila. General Secretary ako. So, nung tumagal-tagal na nag-uusap kami, may gamanan sa ulo ko. Ang sabi sa akin, ikaw pala yung IOG. Tagal ka na namin hinahanap sa Laguna. Nandito ka lang pala. So, maganda na buhay mo dito. Sabi nga sa akin ng ka-aktivista kong mabae. Pero, ang sabi ko sa kanya, pwede ba ako mag-upis dyan? Kasama. Gusto ko kasi maawak din ang baril eh. Hindi na. Pero, sabi niya sa akin, huwag na. Ayos na buhay mo dito eh. Malapit na ang eleksyon, punta ka na lang uli ng Laguna. Maging coordinator ka uli doon na anak pari. Mangampanya ka uli. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi. Basta gusto ko humawak uli. Humawak ako ng baril. Hawak ako ng baril. Gusto ko mag-upis sa inyo. Kaya February 16, 2012, ay sumampa ako sa kabundukan. Doon, nakita ko yung hirap ng buhay. So, yung pawisan, yung katawan mo, basang-basa lagi ng pawis. And then, yung damit mo, mapipiga mo talaga sa sobrang basa.
Tapos alas 12 ng gabi, naglalakad ka pa. Abutin ka ng alas 2 ng madaling araw bago ka makarating doon sa pupuntahan mo. Yun yung hirap ano na nakita ko. At bukod pa doon sa 6 na araw na yon, hindi namin alam na kung bakit kami nasusundan ng mga sundalo sa bawat puntahan namin. Ano. Hindi namin alam na yung kaiiwas namin sa sundalo, may blocking pala doon sa may Candaylaya at Pagitan ng Konsepsyon. Hindi namin alam na yung palang lugar na yon ay may mga kasundaluhan na doon. So ang nangyari doon, 6 kami naglalakad ng mga MPA. Makita ni KDR yung kasundaluhan. Ang sabi niya, kaaway, kaaway. Kuha kayo ng posisyon, agawin niya ang taas. Hindi ako naman, agaw ko. Nagaw ko yung taas. So, pagbaba ng isang sundalo, nakita ko. Sabi ko, puta, kahit tumakbo na ako ng tumakbo nito. Diba? Kahit tumakbo na ako ng tumakbo nito. Kapwa ako Pilipino, ba't ko papatayin, diba? So, masakit sa akin yun. Diyan nangyari sa akin, tumakbo ako ng tumakbo. Hanggang sa yung tatlo rin pala namin kasamahan, isa na doon ay commander, ay tumakbo rin sila. Abang yung dalawa kong kasamahan ay ipagputukan sa mga sundalo. So, noong time na yun, iniligtas din ako ng Diyos doon. Dahil kung tutuusin, pinagtugan ng putok ng kasundaluhan. Pinutukan ako ng pinutukan. So, sa pagtakbo-takbo ko, sabi nga ni Kadir sa akin, ba't ka tumatakbo ng tumatakbo? Tatamaan ka niyan. So, kung talagang sabi ko, kung nung time na yun ay araw ko na, baka patay na talaga ako. Baka patay na ako nung time na yun. Pero iniligtas pa rin ako ng Diyos, ano? So, ang masasabi ko lang sa aking iba pang mga kasamahan na NPA, na kayo ay magbagong buhay. Ayusin ninyo yung bago niyong buhay. Alam ko, naranasan ko yung hirap, ano? Naranasan ko yung hirap dyan sa kabundukan. Yung kung paano kayo naglalakad ng napakalayong area bago kayo makarating sa isang kabilang area na pupuntahan nyo. Alam naman natin na kayo ay napapagod na eh. So, ganito na lang ang gawin nyo. Ibabaan nyo ang inyong mga gamit at kayo ay sa kagaya namin ngayon na kami ay tinutulungan at naaruga ng kasundaluhan. Tinutulungan kami ng ATP5 ngayon. Tinutulungan. Sa kagaya ko, ako po ay may barbershop dati sa Laguna. Ngayon po, itinutuloy ko po yung aking pagbabarbershop dito sa batalyon. Pinagpatayo po nila ako dito ng barbershop at patuloy po ako sa buhay ko ngayon. At meron pong binibigay na livelihood program ang ating gobyerno ngayon. Siguro naman mga kasama, ako ay inyong marinig o alam ko, kilala niyo ako. Kung kayo man ay nalalabuan sa ngayon, alam ko, pag-isipan niyo mabuti ang mga sinasabi ko. Pag-isipan niyo na hindi habang buhay, didiyan kayo. Magsasawa din kayo. At sa mga kabataan na aking mga inorganisa, ang lagi ko lang masasabi sa inyo, huwag kayong magpapabulak kanino man. Maging sa pananalita man, napakaganda man ang pananalita, siyasatin nyo munang mabuti kung ano at kung sino siya. Siya ba ay talagang kaibigan mo? Siya ba ay talagang tutulong sa'yo? O baka naman ipinapahama ka lang? O baka naman binubulid ka lang? Sama-sama. Kaya ang lagi kong masasabi sa inyo mga kabataan, ang pagiging isang bata ay napakahalaga. Huwag mo sirain. Sabi nga nung isa kong kasamahang MPA dati, hindi nga ako na-organisa ng ACRO. Hindi nga ako na-organisa ng Tao Gama. Naging NPA naman ako. So, huwag na nating hayaan na dumating sa punto na bago kayo mag-isip o bago kayo makapag-isip, huli na. Huwag naman sanang dumating sa ganoon. Maging masuno rin sa magulang, huwag pasaway, either kayo ay sabihan ng tanga o tamad ng inyong mga magulang. Ipakita nyo lalo, mas magaling kayo. Ipakita nyo yung bis nyo. Mas ipakita nyo sa magulang nyo na hindi kayo tanga, hindi kayo bubo, hindi kayo tamad. Mas galingan nyo para maabot nyo yung minimithin yung buhay. Hindi kayo maliko na kagaya ko. Ako sa totoo lang, nagsisisi ako dahil naliko ako ng landas. Naiiyak din ako. Dahil ang aking inoorganisa mga kabataan noon, hindi ko alam na humahawak din ngayon ng mga armas. Hindi ko alam na sila ay magpapatuloy o hindi ko alam na sila ay napapatay na sa kabundukan.
Isang magandang hapon po o isang magandang umaga. Sundalo rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan, na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan.